Season 2 na. Pero tayo taga sandali. Recap muna tayo dahil bago matapos ang taon namin, ito 'yung nangyari. Mabilis na lang 'to, natapos ang taon namin sa Team Payaman Fair. As the competition, but if you go against me, you the opposition. But if you want to look like you could close the distance, I'ma give an A forever since you're so persistent. With you, I'm just practicing, cause I'm back to back, let's get back to winning. As a matter of fact, I'm not that forgiving, cause you did this to yourself, that's a bad decision. I don't see no one in front of me, you is a ghost, you ain't got a soul. Whoa, always say that they gon' come for me, knowing they won't, they doing the most. Whoa, chasing my, gotta get already, not selling my, you on the, y'all moving, ready to go. When I talk like this, don't blame me. I know I'm bad with it. Go against a goat, that's bad business. All of y'all are jokes, so sad with it. To me, you're just a ghost, don't get mad with me. Just this is my, gotta get already. Not selling my, you on the, y'all moving, ready to go. Touch yung pakiramdam na every time na makakakita ako ng supporter namin, ng Toro family, sinasabi nila na, Mami Oni, alam mo, salamat na nag-upload ka ng video. Grabe, umiyak talaga sila. Sinasabi nila na kahit ganyan, yung mga sinasabi ng ibang tao, alam mo ba kayo yung nakatulong sa depression ko? Lalo ka na. Grabe, sobrang laking tulong mo sa buhay ko. Kaya grabe yung iyak nila. Sobrang nakakataba siya ng puso. Hindi ko alam kung anong ire-react ko. Wala siyang paglagyan. Tapos, syempre, dahil hindi ko nga nararegaluhan si Jowa, nagkaroon ng shopping niya naman. Feeling ko okay yung paa ko pag sinod ko. Mm-hmm. Okay ka ako. Small size. Oh my God! Doon siya natapos. Binila ko siya ng LV bag. Pinalitan ko yung LV bag na regalo ko sa kanya nung Christmas party namin. Akin na lang yon. Tapos binilan ko siya ng mas panlalaki na mas bagay sa kanya. With shoes pa yon. O diba, bumawayaw kay Jowa bago matapos ang taon. Si Kuya Odie, kasi ilang beses siyang pinagbigyan, walang consequence. Para sa akin si Paye. Kada episode na lang ah. Gusto niya kasi laging siya yung laman ng episode. So naaagawan niya yung ibang members ng eksena nila. Gusto niya lagi isingit yung sarili niya. So siya talaga. Para sa akin si Ate Papi. Season 1 lang naman usapan, 'di ba? Hindi naman buong buhay siya yung worst. Tingnan niyo, kahit mag-replay kayo ng season 1, may nakita ba kayong bonding namin? Wala.
Kasi di ba kinuha niya ako, pero parang mas nabibuild yung relationship namin ni Mami as mag-sister. Parang hindi niya napapanindigan yung pagiging kapatid niya sa akin. Para sa akin po, si Mami Kat po, for now, kasi po, sinumbatan niya nga po ako. Kasi hindi po ako makapaniwala na gagawin niya po sa akin yun. Kasi di ba po, Mami-Mami ko rin po siya. Ako, ang pinaka-worst na Toro family member. Kahit marami akong nagawang tama nung first season, alam kong marami pa akong maibubuga sa mga susunod pang taon, panahon, araw, oras para kay Tony at kay Tyrone niya. Si Paye, hindi niya masabi yung mga bagay na gusto niyang sabihin. Tingin ko sa kanya, kailangan niya ng professional help, katulad nga nung sinabi ko last time. Siya yung worst as of now. Si Odie, kasi pakiramdam ko, isa rin talaga ako sa Toro family members eh. Pakiramdam ko, iniwanan niya rin ako. Si Tony, siyempre, kasi siya yung the best leader. Siya yung nagagabay. Simula dati hanggang ngayon. Para sa akin, hanggang ngayon si Tony pa din. Hanggang ngayon, hindi nawawala yung faith niya sa relationship namin. At pinapatunayan niya pa rin hanggang ngayon na she's my person. Kahit mas madalas na hindi ko nagagampanan yung role ko sa kanya at hindi ako yung nagiging person niya kapag time na kailangan niya naman ako. Si Mami Oni, kasi siya yung handang gumabay, sumuporta at magmahal sa akin. Actually, sa aming lahat naman, pero especially sa akin. Gusto ko sanang sabihin na si Kiana, kaso hindi siya Toro family, kaya si Mami Oni na lang. Si Mami po, kasi po, siya yung best leader po para sa akin. Palagi din po siyang may care sa family. Hindi siya member eh. Siya yung leader. At wala na ibang mas dadabes pa kay Jowa. Kay Tony talaga. Kung paano niya mahalin ng paulit-ulit tong pamilya na to, kahit na punong-puno na siya at napapagod na siya, hinding-hindi nagbabago. From the start up until now, lagi niyang niyayakap, minamahal pa araw-araw, minamahal pa ng sobra-sobra yung bawat members ng Toro family, including me. Kaya siya ang pinaka-the best. Para sa akin, ako. Meron ako mga bagay na ninyo-neutral at meron din ako mga bagay na kinukontra. Pwedeng sabihing bias, pero tinitignan ko lahat ng parte. Bukod kay Tyrone na hugot ng lahat, si Hampita, siya yung the best na Toro family member. Kahit minsan di ko siya kasama, kasi grabe siya mag-light up ng buhay namin sa Toro family. Hanggang kay Tyrone na sa sakop niya, lahat napapasaya niya. Kahit umiiyak na siya, napapasaya niya pa rin yung buong pamilya. At isa siya sa mga parang ningning namin or dahilan kung bakit din kami kumakapit sa bawat isa. Hindi lang si Tyrone, sinundan niya pa ng grabing pagmamahal. The best talaga si Happy, ya. Para sa akin, yung nag-away kami ni Harvey, hindi na ilabas. Hindi namin agad-agad na ipakita sa inyo. Kasi ang lala talaga. Naghalo na kasi nagpatong na yung postpartum and yung pregnancy hormones ko. So yung emotion ko talaga all over the place, sabog talaga. Yung moment na yon, may sakit ako, bumibigay na yung katawan ko, and kailangan kong magtrabaho. And na-trigger ako ni Harvey sobra kasi pinipilit niya akong tumayo, magtrabaho. Pero ako kasi, feeling ko bumibigay na talaga ako. Dapat naka-bedrest ako, nagpapahinga ako. Still, tinatry kong i-prove yung sarili ko sa pamilya na kaya kong mag-handle ng mga responsibilidad, kailangan kong humabol sa mga bills, kailangan kong makatulong sa kanila pabalik na hindi ako magiging pabigat porket naging buntis na naman ako ulit the third time around. Na-trigger talaga ako ni Harvey to the point na nagwawala na ako ng sobra kasi hindi ko na talaga kaya. And first time ko lang magre-request sa kanya na baka pwede namang pass muna this time kasi hindi na talaga kaya ng katawan ko. And I think that's the worst kasi hindi ko na rin kilala yung sarili ko at kung sino nakapaligid sa akin that time. Tagang wala na akong sinasanto. Yun yung nilabas siya ni Tony at binilan siya ng plan siya na worth 32,000 para maging happy siya. Baby nyo! Baby! Oo, ma! Ma! I love you. Yung pinapili ako kung si Ate or si Kiana. Yung pakiramdam kasi na ngayon ako magiging masaya pero kailangan kong may pili and parehas ko silang mahal. Yung worst na nangyari sa season 1 ay yung kay Kuya Odin nun. Nakalala ka mo? Sa Odi, sa video na. Sige na. Ano
gusto mo? Wait lang, huwag ka. Rob, ano, sa tuwan tayo? Nandito yung mga bata. Bakit, bakit? Tang-tang. Huwag na ko. Hindi ko kasi makakalimutan yung sinundo ko si Happy, umiiyak siya. Tapos sinabi ng tao doon na doon nag-aaway si Sigawan. Alam ko naman na trauma sa bata yon. Kay Dodong tsaka kay Happy. Si Dodong wala pang ano, isip noon. Pero si Happy, kahit pa paano, meron siyang onting ano noon. Naalala ni Happy yung ganun eh. Kaya nga pag sinasabi niya lagi, Mama, Papa, fight. Trauma rin sa bata yon yung ganun. Tapos yung ano na, nakakulong sila lahat doon. Ako nasa labas. Alam nga, may pagguluhan pa ako doon. Siyempre, tatawag na lang ako ng ano, haharang sa gitna. Iba na eh, may parang kuchilyo ng involved, ganito ganyan. Habang sila kausap ko, nasa CR, ang gagawin ko. Alam nga, may pagtalo ako doon. Mas maganda yung, na yung ginawa ko na nagtawag na lang ako ng guard o ng police para responde doon sa bahay, para matapos yung gulo. Yun kasi yung worst na mararamdaman ng isang magulang. Yung madama yung bata sa pag-aaway ng matatanda. Kasi ako, as a parent, ginagawa ko yung best ko. Hindi kami nag-aaway ni Papi sa harap ng mga bata. Tapos mararanasan niya sa ibang tao. Kaya masakit talaga. Yung nagwala si Papa Odi, yun yung worst para sa akin. Kasi paulit-ulit nire-remind sa akin na hindi niya makontain yung nararamdaman niya. Nasisira lagi yung mga nasisimula namin or pinagpapatuloy namin. Parang pakiramdam ko, lagi ako nagbaback to zero. Pakiramdam ko, lagi kong kailangan magpaliwanag. Yun yung worst feeling ko. Ina-anxiety ako kapag naririnig ko na yung boses niyang lumalakas. Yung nag-away kami ni Jowa about kay Tyrone niya. Ako ang disiplinarian kay Tyrone niya. Ano ka bata? Mabipigod ka sa bata? Bata ka rin? Pigod na pigod ka? Ilang beses tayo nag-usap na huwag mong gagawin anak ko? Ilang beses tayo nag-usap? Gusto mo rito kay kita? Hindi mo anak si Tyrone niya. Wala kang karapatan? Ilang taon kong pinaghirapan niya kaya wala kang karapatan sabihin na pigod na pigod ka sa anak ko? Wala nang mas worst para sa akin kundi yun. Ang sakit niyang isipin, ang sakit niyang tanggapin. Pero at the end of the day, mas pinili pa rin namin ni Jowang ayusin kung ano yung meron kami at mas patatagin pa yung relasyon namin ng kami at yung relasyon naming tatlo nila Tyrone niya. Yung sinaktan ni Payo yung sarili niya. Ano po na lang sumunod kay Mama? Bakit mo ba ginawa? Bakit mo ba tinuloy? Inaasihan ko ba yung binababawan mo pa? Sige! Ano? Ano? Wag dyan! Ano ba diba ako? Tama na yung palo. Lumabas ka doon. Lumabas ka. Doon ka. Hindi, nanghahamon ka. Nanghahamon ka ng pananakit. Lumabas ka sa bahay ko. Huwag mo yan dito gawin. Ilang beses ko namin napakinggan. Araw-araw kayo. Alos araw-araw ka umiiyak. Araw-araw ka namin pinapakinggan. Alam ko yung ganung pakiramdam. Hopeless ka na. Pero ang masakit kasi doon, hindi ko alam yung solusyon. Pinagdaanan ko siya pero magkaiba eh. Magkaiba kami ng dahilan, magkaiba kami ng past, magkaiba kami ng mindset. Kaya hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Parang first time ko sa buhay ko na paano ko ba matutulungan tong batang to? Pakiramdam ko hindi sapat. Madalas pakiramdam ko sobra na. Hindi ko alam kung saan ako lulugar pagdating kay Paye. Yun yung worst na nangyari. Kasi as a leader na question ko bigla yung sarili ko. Kasi ako yung taga-solusyon eh. So ito yung problema. Ano na? Para po sa akin, best at worst din po siya kasi pinagalitan po ako nang wala pa po akong ginagawa. Pero niya, sobrang disappointed ako sa iyo. Malaman ko yung naglagatong ka pala. Sa lahat ng mga usap dito, naglagatong ka. Na kaya pala nagagalit mami mo sa bawat isa sa bahay, including ako, eh may nasasabi ka. Nanggagatong ka sa lahat ng bagay at sasabihin mo, sinabi ko lang kay Mama Maria kasi yun yung gusto niyang marinig. Mama Maria, hindi ko lang kaya na ano. Basta ate, ang isa kasi dito, sinipa niya si Vince. Una, yun, sinipa mo si Vince. Kinausap kita dyan. Tapos ano, pag-aaway-away mo yung mga tao dito para ano, maging malala yung sitwasyon. Pagdating sa mga ano, mga toka-toka na ano, ang dami mong sinasabi. Na ginagatungan, ganito nga po yung pagkakaano sa akin. Lahat sinusun mo nga sa akin, pati kayo kay Papi, lahat eh. Kaya nag-aaway-aaway mga tao dito, kung paano si Harvey, kung paano siya sa'yo, paano ka sa kanya. Kaya pa o, di lahat, pati kagabi, di ba sinusun mo sa akin si Vince? Na pinagsabihan ka dahil sa paa daw niya. Kasi ito, Papi, nakanasaktan ako sa lahat o, pero kaya pala password mo, Pipil, ano nagre-request ka ng iPhone, Pipil? Ganyan siya, ate, ipaparinig siya. Talaga ba, Tyronia? Talaga? Nagpaparinig ka, Tyronia? Ha? Tanggalin mo salamin mo. Mama, sinabi. Tanggalin mo yan. Ano? Ano?
na nagpaparinig ka sa iPhone 15? Hindi po. Nagustuhan ko ng iPhone 15 kaya gusto ko po sin. Kaya ko po yung nilagay din sa password. Password mo iPhone 15? Hindi po, ma'am. Ano? 15? 15 po. Hindi. 14 daw. Tapos 15. Mag-iPhone 14 ka na, tapos magre-request ka ng iPhone 15. Ate, sira agad yung iPhone 14 niya. Sira na yung volume. Pero dahil kakabagsak mo. Ate, ang nasaksihan ko, nabagsak niya yun lagi. Lagi niya nababagsak. Kasi wala kang pagpapahalaga. Kung meron kang pagpapahalaga, Tyrone niya, bakit nagre-request ka ng ganun? Hindi ba dapat mag-aantay ka lang at kung deserving mo lang? Bakit meron ka ng mga ano? Kaya saan mo natutunan yung bakenemen? Hindi, bakay naman kasi siguro na bakay naman eh. Mga nirarant mo na keso binigyan sila, ganito, ganyan. Tapos dapat ikaw naman. Ate, ito kasi dahil sa iPhone 15? Pati hindi. Ano? Yung pinamas ko niya, pinakaroling niya. Oh. Nasa kanya. Mami, wala po sa akin. Asan? Nasa inyo po, nandun po nakatago sa cabinet. Tinago niya itong pera sa kanya daw. Hindi ko po yung tinago. Pero kinukulit niya ako, Tay. Gusto niyang kunin. Para saan? Mag-online shopping. Para saan? Online shopping. Hmm. Malilibre ng classmate daw, Tay. Meron na tayo nga papi. May libre niya. May sa kwarto niya. Hanger. Salamat. Tsaka kunin niya yung cellphone niya. Kunin mo yung cellphone mo. Kunin mo yung cellphone mo. Kabinet ko, papi. Bilisan mo! Kunin mo yung cellphone mo! Huwag mo ka baka niyan! Sige na, kunin mo na yung salamin. Kunin mo na yung cellphone. Bilisan mo, hindi ka nagmamadali, Tyrone niya. Hahatawin kita dyan. Bawat hagdan hataw ng hanger. Kunin mo na. Nanginginig ako sa'yo. Doon na siya sumalubong ng New Year sa inyo, te. Ha? Ano? Ano mo? Api ka? Diba? O ngayon, tumayo ka. Akala mo hindi nila sasabihin sa akin yung ano? Hindi nila sasabihin sa akin yung mga pinagsasabihin mo kahit kayo ng tao. Gatong hira ka. Ang mga maliliit na bakit pinapalaki mo, kaya ano, nagsasalita ka na ng ano? Kaya nakakapagsalita ka na ng ano? Nakakapagsalita ka na ng alin? Nung mga ano, 18 na siya, 18 na siya, ikaw ilang tao ka lang? Oh. Nakakapagano ka lang, taas mo ka may muli. Taas mo sa langit. Itaas mo sa langit. Dito, umusok ka dito. Taas mo sa langit, tarap ko doon. Pigit ka na lang. Pumikit ka. Anak, pumikit ka. Ha? Pero niya ino-open yan. Sa dami lang nangyari. Oh, malalakit ka. Tapos pag ngayon, ikaw ang sasaktalo. Ano mo nga si Vince eh. Kamay sa ere, pikit. Taas! Ayan. Kamay! Yung nail sa atin, di ako yan ah. Sa may gusto niya. Bastos ka na. Mama Marie, alam mo po yung salit. Sinabi ko pa po ito sa iyo. Sabi mo pa nga ako magpapaschedule. Pero hindi ka lang papahala sa akin. Mama Marie, nagpahala po ko sa iyo kasi alam po nga po. Grogi ako. Nakainom akong gamot doon. Dalawang kamay, Tyrone. So happy pag sinabi ng ganun. Anak, pikit na po. Ipikit mo na lang para po. Pikit mo na. Pikit. Ipag-ugo mo kayong mata mo, iyaano ko to sa'yo. Anak, hindi talaga siya sumusunod. Pumikit ka na. Ayaw mo talaga kung ano. O, baba, kamay. Pikit. Anak, pikit lang. Pikit lang, anak. Ang sinasabi ko sa'yo, ha? Anak, pikit lang. Wala, tama. Pikit na kamay. Saran niya kamay. Pikit. Pikit, anak. Anak, pikit. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year, guys! Happy New Year! Sorry, baby! Lagi na lang pinaiyak, pero may iPhone 15 Pro niya! I'm sorry! Ang hirap mag-iPhone, putang ina. Ang hirap mag-iPhone. Anak, pinaghirapan to ni Mami Kathleen. Pinaghirapan mo din. Magsak pa rin. Hindi, anak. Ito yung matindi dyan. Ano to? 14.
Ito 15 Pro. Di ba gusto mo tatlong camera? Ayan. Yay! Kaya ako na si Daddy! Daddy! Balik ka na! Worth it yung ilang araw na magsusungit sa'yo, ah. Di po yun? Oo! Oh, yan! Mami, di po yun! Masungit? Di po. Grabe na! Unboxing sa New Year! Yeah! Wait, and mataas yung geek niya. OMG! At di ba na yung gago ka ng satisfaction? Gusto ka rin siya, di ba? Nanonood dyan, baka nabagsak. Eh, pag nabagsak, balik ka sa 14. Oo, balik mo, di ba? Ay, mas babay, hindi mo lalaga. Anak. Sakto kasi anak, hindi naman talaga kami nagsumbong kay Ate Marie. Sakto dumating si Ate Marie. Kaya sabi namin, sakto nandito ka. Kaya sabi ko sa kanya din sa kwarto, sinumbong na kita kay Ate Marie, andyan na si Ate Marie. Sabi ko. The best na nangyari, yung akala ko buntis ako. Promise, kasi ito na yun, di ba? After 12 years, bubukol itong pekpek ko, di ba? Eh. Ako lang ba to? Matignan mo to. Yung isa bang line parang malabo? Kasi, oo. Gusto mo mag-try pa na isa? Nag-try na ako eh. Kaka-try ko lang. Kailangan mamaya ulit po naihi ako. Bakit? I-reserve mo hindi, na. Hindi dapat siya malinaw eh. Ba't ka kinakabahan? Kasi parang ayaw ko na eh. Ay, kung buntis ka, ayaw mo ba? Okay, gusto ko. Di ba? Relax na, madam, ha? Ingat ng malalim. Oh, wag kong kontrolin. Ingat ng malalim. Okay. Meron siyang kaperaso dito eh. Parang ito eh, nagbabadya na siya. Pero yung nag-aabang ubo na, impossible na baby yun? Maybe, bata. Pwede, oo. Malaya, huwag kang kabahan. Relax ka, bibigay sa'yo yan. Ganun siya kasi akala ko, ito na yun. This is it! May pangalawa na. Kaso wala. But still yun pa rin yung the best. Feeling na yun. At bukod doon, pinaka-the best mo talaga na sobrang kapantay. Nung na-feel ko yon is yung bumalik sa akin si Mikay. Grabe yon. Kasi sobrang saya ng puso ko nung bumalik na siya ulit sa akin. Yung debut ko, nakasama ko si ate at yung buong Toro family. Masaya akong mag-celebrate na may family ulit at the same time kasama ko na yung ate ko. At ngayon lang din ako naka-experience ng ganong kagandang debut or ng ganong kagandang birthday. Kaya yun yung pinaka-the best sa akin. Para sa akin yung third pregnancy announcement ko, kahit hindi talaga ine-expect, at hindi talaga inaasahan na mabubuo. Buta si Papi! Ano nga? Si Papi! Butas ka, Papi! Butas ka, si Papi! Oo! Oh, ano nga na? Hindi nga si Papi to! Bakit buntis ka na naman? Ano nga? Si Papi, maiiyak na ako! Buntis ka na naman! Congratulations! Butas ka nga! Namatay man ako! Bali nga kami dyan, oo! Ayun o, ayun na. Lahat sila gulat na gulat. Sobrang pinapatunayan nila yung pagmamahal nila and pag-a-adjust nila sa ugali ko, lalo-lalo na sa kalagayan ko ngayon. Yun yung nakasuporta ako kay Jowa sa lahat ng achievements niya. Sobrang proud na proud kasi ako kay Jowa sa kung ano yung mga naranasan niya at mararanasan pa lang niya. Advance na ako mag-isip, magiging proud na talaga ako dun. Saksi ako sa mga naabot niya. Iba kasi yung pakiramdam na nakikita mo yung partner mo na nagagawa yung mga bagay na yun. At nakikita ko kay Jowa na sobrang saya niya na inaabot niya yung mga nararating niya. Yun talaga yung pinaka-the best para sa akin. Yung nagbuntis si Papi kasi blessing sa pamilya yun. Hindi ba kaso nagdagastos ka lang. Siyempre, yung get-together lagi ng family na kahit na nagkakaroon ng pagtatalo, we always go back to our love sa bawat isa. Sa bahay kami ni Dr. RFD nag New Year dahil bukod sa magkapitbahay kami, eh sobrang close siya sa Toro family. Should all acquaintance be forgotten and forgot to mind?
pasok eh. Ay, sa akin yung duwig eh. Ay, niya pakabog. Yan, ganyan na si Turo ni Udas. Ang galing! Tatago mo yun. Kuya! Pagpasok ng taon, nag-away agad kami ng girlfriend ko. Kasi hindi ko nga siya pinapansin at nagtatampo ako sa kanya kasi nga hindi niya ako binabati. Paye, kaya na. Yung sinasabi ko sa'yo, Paye, ulit eh, wala. Kahit sino, ikaw kaya, dalhin ka niya sa kanila. Tapos magtampo ko siya sa'yo. Tapos andiyan ka lang sa gilid, nakaupo ka lang, nangangapa lang siya kung papansin mo siya o hindi. Siyempre, alam nga naman lumapit siya kay Papi. Hindi naman sa okay sa kanya si Papi. Alam nga naman lumapit siya kay Ika. Eh, alam naman mas maganda si Ika sa'yo, baka magseros ka pa. Alam nga naman siya kay Teron, yung bata yan. Alam nga naman sa amin. Kaya na siya lalapit. Ba't mo siya inoobi? Ba't mo nilalagay yung jowa mo sa ganyang sitwasyon? Hindi dapat ganyan. Unang araw ng taon. At ang binibigay mo sa kanya, patience and comfort. Kakampi mo yan, hindi mo kaawa yan. Kung may tampo kayo, isa't aside mo. Mamaya mag-uusap tayo. Dalunin mo siya. Tapos pag dalawa na lang kayo, ganun. Pero pa-feel mo sa iyo dito ang family siya. Kaya pala kayo na ba nandito, tatayo, tapos nandun, nakaganon lang siya. Mukha siyang tanga kayo na ba pala, hindi ko ramdam. Kaya pala tahimik lang si Kiana. Hindi ko sinasabing mali yun, Kiana. Mali yung ginawa mo. Bumati ka sa lahat, hindi mo binati yung jowa mo ng Happy New Year. Yun lang naman yung gusto niya. Siguro naman dat meron ka nun. Bakit hindi mo siya binati ng Happy New Year si Paye? Buhay po ako, mami, kasi po nang gusto ko sa audio, kaya hindi na po ako nakasiyan. Bumaway ka sa kanya. Yes. Oo, nag-appear ko sa kanya. Nakita ko na ano. Nagpasok daw dito, hindi ka na gumate. Ano bang gusto mong pagbate, Paye? Huwag niya kausapin ko naman po kasi siya dapat ako dito. Inagbilan ko kayo ng talagang. Pinakausap ko naman po siya kanina. Tsaka pumasok po, mami, alinam niya ako pa po siya. Tsaka hindi niya na po ako pinansin. Kasi mo gusto po. So, nagyakap po siya, nagyakapan kayo. Kasi hindi ka niya ulit pinansin. Niyakap ko lang po siya. Kasi mo gusto po siya. Pabasta po ako dito. Okay na kayo lang o hindi pa? Kasi hindi niya po pinansin. Nagulat po. O, ayaw ko kaya alam sa relasyon yung dalawa. Pero kasi nakikita ko, may something talagang off sa'yo. Kanina ka mo pala na-o-op, hindi ko napansin. Kasi kahit sino eh. Kunyari ako punta ako kay Lavin, puro ka mag-anak na yun, tapos hindi kami okay, tapos kalma sa gilid. Siyempre, kailangan parang dapat sa'yo na komportable kayo, pero mamaya, labot ka sa'kin. Mamaya mag-uusap tayo, pag tayong dalawa, magsireklamo ako sa'yo. Paano ba yung gusto mong bati sa'yo? Yung sobrang pating-pating talaga. Happy New na New Year! Ganun ba? Parang ba na mapotok para sa'yo? Gusto mo ba? Oh. Sige, mapayag ako magluso si Kiana dito. Batiin mo na ngayon. Batiin na kayo. Ayan. Happy New Year pa! Love you po. Happy New Year! 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 Ayun, diba? Sweet na sila. Okay. Bagong taon, guys. Dapat. Ay, pasok ng taon. Nakaka-stress agad kasi nagngingipin si Dodong. Nakakaloka talaga kasi iba pala talaga pag lalaki kumpara sa babaeng baby. Iba talaga si Dodong, promise. Ito na, try mo to. Alright. Ako nang gagalit na. Baka hindi lang ito nagingipin, baka may nararamdaman. Tignan niyo ba ako malakati sa katawan? Hindi, gigigil talaga eh. Kaya per, nagpalit na ako, pinadede ko na, hindi na gigigil eh. Ilan ay naubos niya mong... Ito lang yung try mo. Gagawin niya. Sawa ako niyo ito. Ilalaro niya na yung dede niya. Eh, wala na, bumula nga. Ilalaro niya, mami. Di ba ang hirap magka-tyro? Ayoko nang ganito. Slide ka mag-hole.
Bakit daw ayaw mo? Ano gusto mo? Oh, gusto ko na magka-Tyron. Gusto ko na magkaroon ka ng pace na lalaki. O sige, para meron ka ng kalaro. Ayun, okay na. Pagpasok ng taon, nagbanding kami ng mga kaibigan ko, mga dancers. Ito ay magiging tradisyon na every new year na magkikita-kita kami. Kasi yun na lang talaga yung may papangako ko sa kanilang oras ko. Kasi buong oras ko na ito din na... Na yun, masaya. Actually, last year nangyari din yun. Nagkasama kami. Hindi ko lang din naman kasi sila kaibigan. Kaibigan din sila ni Tony at ng buong Toro family. Nakilala ko po si Bullet kasi po isa din po pala siya sa mga binrestfeed ni Mami kasi madami pong gata si Mami noon. Eh yung parents po ni Bullet is friends po ni Mami, best friend niya po. Kaya yun po, nag-TikTok na lang din po kami. Si Jowa, bumawi siya kay Kuya Pepar. Si Kuya Pepar kasi siya yung music editor namin. Lahat ng mga events na nagpe-perform kami or kahit sinong may guesting sa Toro family, siya yung nagmimix. Binigyan niya ng iPhone 15. Hindi, bayad utang ko talaga yun sa music editor namin. Kasi ano yun eh, matinding samahan, matinding friendship. Kaya bumawi lang kay Pepar. Inumaga na kami noon kasi si Jowa nagpalaro. At pag si Jowa nalalasing, galante. First question. Oh, ito. Siyempre, tanongin namin yung mga nanonood ang Real Show. Okay, first question. Ano ang title ng huling upload namin? December. Utang ina mo, 1 point. 1 point. Ilang episodes na kami bago? 22. 22. Okay. Okay, teka lang. Teka lang. Ako na sa'yo yung tungkol sa'yo. Okay, teka lang. Anong episode nag-away si Payas si ano, si Papi? Love ko, Ariel. Napanood ko yun eh. Pasok ng taon ko, first day ng taon at last day niya na magagagala. So, hinayaan ko siyang gawin yung mga gusto niya. Nag-prepare na ako. Sabi ko sa kanya, Papa, January 2 na. Pinag-usapan namin na January 2, susunduin siya at alam ng lahat na yun na yung last day niya na nasa labas. So, bandang gabi, nag-iiba na ulit yung ano niya, statement niya. Nagsusungit na siya sa akin, sabi niya sa akin. Baka pwede pa ng extension dahil ayaw daw niyang masabihan siyang ng word na tamad or batugan. Mama, ano po nangyari?
Galimso mami mo. Hello, ate. Oh, sorry, sorry. Sinasabi ko mga kayo, dito ko nyo na kayo, bakit na ako, alis na ako. Ayoko yung pakiramdam na pinagtutulungan ninyo ako na hindi siya mapasok. Kailangan masunod ako ngayon. Ate, hindi ko maintindihan kung bakit ako umiiyak. Alis na ako dito sa bahay, sinasabi ko, nakikiulat siya. Pero hindi. Ako, ate, sabi ko sa'yo, di ba? Ako, hindi ako makikiram sa relasyon nyo kung anong maging usapan nyo. Wala naman akong say dyan eh. Ang gagawin ko lang, sumuporta lang sa inyo. Pumasok man si Odi o hindi, kinausap na kita, di ba, ng isang araw. Kaso sabi mo, firm ka. Nasa sa inyo na yan kung anong magiging plano nyo, anong magiging desisyon nyo. Kasi kayo naman yung nag-aaway, kayo naman nagkakaproblema. Hindi naman ako kasali sa relasyon nyo as a family. Pero yung kayong dalawa, pag-usapan nyo. Odi, nakikilal naman ako ng konti panahon. Hindi na pwede. Sabi ko, kasi eto nga kasi yung kinakaayaw niya. Lagi daw akong maalis. Hindi daw ako sumusurrender sa kanya. Sabi ko nga sa kanya, kahit 24/7 tayo. Pagkatabi. Hindi ko na yan narinig. Kaya nga eh, hindi mo nga kasi ako maaalo kayang pagbigyan sa hinihiling ko na konti panahon pa. Papasok naman ako eh, konti panahon lang niingi ko eh. Hindi ko nga kaya ngayon pumasok. Dahil ano? Dahil gusto ko pa muna magtrabaho ng dalawang buwan. Bakit? Anong bakit? Hindi ba tayo hirap sa pera? Hirap tayo sa pera, pero ano sabi ko sa'yo? Kakayanin ko nga mag-isa. Basta ang mahalaga yung rehabilitation mo matuloy. Every day of my life, I always accept consequences from you. Sa lahat ng sinasabi mo sa akin, wala nga akong say sa'yo eh. Sana kong dinanaman mo lang, pero ako araw-araw akong stress. So I'm sorry, hindi ko sinasabi ko sa'yo. I love you so much. I'm sorry, hindi na kita magbibigyan. Kaya masakit. Masakit kasi hindi mo pinipili. Alam niyo, ate, for once, kumalma na muna kayo. Huwag kayong umiyak. Huwag na muna kayong masyadong gumamit ng puso dahil pares kayong burnout at stress na talaga. Gumamit kayo ng utak. Iba ang gusto mo, iba ang gusto niya. Hindi tayo magkasundo. Ano ang magiging desisyon natin? May buhay ka as ikaw bilang tao. May buhay si Odi. At sariling desisyon para sa sarili niya. Kung hindi kayo magkasundo, mag-isip kayo ng isang bagay na ano bang solusyon dito na hindi talaga ako masusunod. Hindi ka masusunod. Sino masusunod? Walang masusunod. Hindi na kami nagkakaintindihan eh. Sinabi ko, nag-extend tayo ng 4 months hanggang December. Pagkatapos, extend na naman. Tapos sinabi ko na nga, hindi na 6 months. 2 months lang. Tumanggap ka naman ng consequence. Ayaw niya. Sinabi niya, extend pa daw hanggang mag-birthday siya. Ang ultimatum ko sa kanya ay pumasok ng rehab dahil kailangan niya ng professional help. At mag-shutdown muna sa realidad ng mundo. Si Odi naman, ang gusto niya, huwag mawala yung freedom niya. Kaya nag-decide kami na maghiwalay na lang. Ate, dalawa lang eh. Yung isa, kung talagang palalayain mo si Odi, tatakbo sa utak mo, kailangan niya talagang mag-grow. Hindi niya talaga niya yung nakukuha sa'yo. So, pag pinalaya mo si Odi, hindi dahil pinili mo lang sarili mo, okay lang dahil pinili mo din siya. Gusto kong maalala mo kung sino ka. Tandaan mo, star section ka. Nagpupuyat ka dati, nag-aaral ka ng mabuti. Gusto ni nanay, naglalakad ka sa school na planchado ang palda mo. Maayos kang tignan. Sa school, nagpo-program ka. Pumapasok ka, nakikipagkaibigan ka. Sumisipsip ka sa mga teacher. Yung ikaw yung piston. At hindi ka bababa sa putang inang desisyon na magpapasira ka sa isang relasyon na papayag kang nagmamariwana at may ibang babae. Hindi ganun si Maritoni. Gusto ko lang alalahanin mo yun, ha? Kung gano'ng aaga gumising si nanay para plansyan yung putang inang uniform mo, ha? Para maging maayos ang buhay mo. Natangina mo, ikaw elementary pa lang, may cellphone ka lang, ginawa ka niyang ganun. Hindi para one day mabaon ka sa utang. Hindi ka pinagbaon ng piatos at ako sweet corn para putang ina. Piliin mo yung buhay na hindi kayo magpipilian. Dahil nasa punto kayo ngayon ni Odi na hindi kayo nagpipilian. Pinipili nyo yung sarili nyo. Hindi kayo mamalayan one day, pinili nyo rin yung bawat isa na makalaya. May consequences lang talaga dahil tangin na naman, ikaw yung tilay ka na umakadiscarded to go up. Whatever the age, whatever your weight is, gusto ko lang alalaanin mo lahat ang hirap sa'yo ni nanay. Pag tinignan mo si Odi, huwag mo siyang tignan mamaya pag aalis ka na. Huwag mo siyang tignan na siya yung naalala ko yung una kitang nakasama, lahat ng memories. Huwag mo tignan ng ganun. Tignan mo yung sarili mo ng sistema. Tangin na this time sarili ko naman. Ate, kung asan ka man. Pag-alim na ano-alis sa man para maano na.
Komento. Mm-hmm. At saka kailangan talaga natin magkita kasi ibigay ko sa'yo 175. Pwede mo ipasok mo na lang sa bangko. Papapagising. Huwag kailangan mong mag-withdraw. Mag-withdraw na lang ako. Tapos tutuloy na lang ako sa bahay sa kabila. Ganun na lang gagawin ko. Mama's crying, Pop. Mama see me because she left me. I left Mama. Isa din sa pasok ng taon ko ay yung tinutulungan ako ng Toro family na magbilang ng pera para pambayad ko na naman sa utang ng ate ko. May isa na naman siyang utang. Ganun. Lagi talagang happy yan sa akin sila, lalo na pag New Year. Kasi pag nagtatrabaho sa akin, meron akong tatlong bonus. Yung isa, mid-year, December or 13th month pay, Christmas bonus, ganun. Tapos yung New Year. Kasi yung New Year, kung gaano ka nakatagal sa akin, kung ano yung sahod mo, yun yung itatimes natin. Eh yung editor ko, ayaw mag-resign. 5 years na sabi. Parang sabi ko, bay, parang dapat talagang 6 years na. Tapos back to zero na ulit. Isipin mo, paano pag 20 years na siya, day? Baka lahat na ng pera ko, ibigay ko na lang sa kanya. Ganun siya. Pinakasya. Pinakabusog na kagpawin na nakita sa buong buhay. Bigyan natin to kay Bay. Thank you, Oni. Janski, kapal lang mukha niya, pagkit 5 years na siya. Mukhang tatagalan niya pa dito eh. Dapat gamin po kay Janski, may expiration ba? Yan 6 years lang. Tapos back to ano ulit? Oo, para back to zero ulit. Mm. Ang kapal eh. Sana. Ngayon napapasok yung season 2 na wala si Papa Odie. Siyempre, malungkot ako. Hindi ko nga alam eh, minsan natutulala na lang ako kaliwat kanan kasi parang panaginip lang ang lahat. Dati magkasama kami sa okay. Magkasama kami sa pagkukommute. Magkasama kami sa pag-aalaga ng bata. Magkasama kami sa lahat ng away, eksena, pero at the end of the day, lagi kaming andyan para sa isa't isa. Pero ngayon, ama nga siguro sila. Ako yung nag-tolerate ng lahat. Lahat lang iniisip ko pag nagbabalik tanaw ako sa lahat ng pangarap namin bilang couple. Wala lang team body. Walang mamamari kung walang Papa Odie, yun ang iniisip ko. Pero dati pa naman akong mamamari sa kanila. Pero yun lang, masakit lang kasi yan. Wala na akong sisigawang love. Kumain na tayo, ganun. Love, kain tayo sa ganito. O kaya may araw-araw kong aawayan. Malungkot ako, nade-depress ako. Pakiramdam ko failure ako bilang babae. Anong kulang? Anong sobra? Pero palagi pa rin ako magdadasal ng balang araw mag-heal kami parehas dalawa. Lagi ko lang titignan yung saya na memories na binigay namin sa isa't isa. Pero ang pinakamasakit, yung titingin ako lagi kay Happy at Dudong. Kahit ironya, pakiramdam ko. Kahit sinare ko sa kanila si Papa Odie ng sandali, nabigyan ko sila ng heartbreak. Kaya natatanungin ako, makikita ako ni Happy, where's Papa? Tapos lagi niya akong nire-reassure na Papa will come back. Papa hurt Mama, and she, I say, bye-bye Papa, I will miss you later. I miss my Papa, and Papa will go away. Masakit pero siguro time will tell na lang kung sabi nga nila kung kami-kami. Mundo na lang ang magsasabi o panahon na lang magsasabi. Magfo-focus ako sa sarili ko, sa health ko, sa growth ko. Ito na siguro yung katok sa akin ng lola ko na pakialaman ko na talaga yung kalusugan ko. And hindi ako laging malugmok ng umiiyak. Kailangan ko palakasin yung loob ko sa mga darating pang mga hamon. So doon ako mas nakatingin. Self-healing, travel, gala, mas more na gusto kong makita yung mundo. Kasi ang mundo ko dati si Odie. Pag may nawala, may darating. Ako po si Ika. Nag-start po ako as a fan ni Mami. Napansin niya po ako kasi nag-e-edit po ako ng mga pictures and videos nila. Nagkaroon po siya ng Fans Day at doon po kami unang nagkita.
After po nun, nagkasakit po kasi ako. Nagkaroon po ako ng malaking bukol dito. Tapos po, sinabi ko po kay mami yun. And then sabi ko po, gusto ko po sanang ibenta yung iPhone po na binigay niya sa akin. Pero ang sabi niya po, hindi po. Tapos po, ipapagamot niya na lang daw po ako. Nagpagamot po ako nun, siguro mga 8 or 9 months po. Nasa ibang hospital na naman kami. Nawa ako nun kay Ika. Kasi laki ng bukol niya dito. Actually, una ko siyang dinala nun kay Doc Yapi. May bukol siya dito. Sabi ko, Doc Yapi, hindi ko alam kung saan doktor ko siya dadalhin. Kasi ang laki talaga ng bukol niya dito sa anya. May braso. Sinadjust ko kay Doc Yapi na lagyan na lang ng silicone sa kabila para... Parang malaki yung bukol niya sa ano, sa balika. Doon ginagawa namin isang joke. Tinulungan ako nun ni Doc Yapi na pumunta sa ibang doktor na yung specialty niya. Kasi naawa ako kay Ike. Kasi kahit naman sino, di ba, pag may ganung case, eh, seryoso pala. Meron siyang TB nung time na yon, pero hindi siya nakakahawa. Siya lang. Tapos ginamot ko siya, and ang effect ng gamot na yon, grabe, sobrang nanilaw siya. Para siyang may HEPA, para siyang cartoon character, si SpongeBob. Ganon, as in, pati yung mata niya, lahat, buong balat niya talaga, as in, dilaw na dilaw na siya, effect ng gamot. Kaya, yung time na napagaling ko siya, sobrang sarap sa pakiramdam. Pakiramdam ko, isa sa mga achievement ko sa buhay ko na may nasave akong life. After ko pong gumaling, nag-decide po si Mami na extend po yung help niya po sa akin. At dun niya po ako pinag-aral sa school ni Tyronia. Kaya dun po ako nakatira ngayon sa Toro House. Napaka mabait na bata ni Ika. At bago ako nag-decide na pag-aralin siya, siyempre tinignan ko yung cards niya. At nakita ko naman na matalinong bata rin si Ika. Ayoko magpa-aral ng mga taong bobo, ganun. Baka masayang yung tuition, day. Kaya pinag-aral ko talaga yung alam ko na nag-aaral na mabuti. At hindi sasayangin yung ilalabas ko bawat piso na pinaghihirapan ko. At bukod doon, sobrang nagiging ate siya kay Tyronia. Sobrang nagiging parte siya ng pamilya. Hindi siya nang sisino. Sobrang pinibigyan niya ako ng time, kinukutuhan niya ako kahit wala akong kuto. Kasi gusto ko yung ginaganon eh. Sa gabi, nanood kami ng movie, magkasundo kami. At saka po, nag-decide po ako at saka si Mami na para makatulong po ako sa kanya habang nakatira po ako sa kanila. Nasumali po ako sa reality show kasi nung una po nahihiya po ako na makita sa camera. Pero ngayon po, okay lang po sa akin para makatulong din po ako kay Mami. At para hindi na din po sila mag-adjust sa akin. 2 years po akong part ng Toro Family reality show. At sabi po ni Mami, pag nakagraduate na po ako, pwede na po akong umalis. Basta mapagtapos niya lang po ako ng pag-aaral. Ang ginagawa ko lang naman po sa bahay, minsan po tumutulong po kay Mami. Nag-aaral po para din po makahelp sa kanya, makahelp kay Tyronia, makahelp po sa pamilya. And bilang bawi ko na din po to sa kanila, sa dami po nilang natulong sa akin. And I hope po na pagkatapos ko mag-aral, makatulong din po kay Lola. Si Lola po ang tumatayong nanay ko kasi wala na po yung mami ko. Kaya welcome sa Toro Family, Ika. Kahit 2 years ka lang dito, you are so welcome sa pamilyang to. Hi, Mami. Sana po proud ka sa akin. At ginagawa ko po to lahat para sa inyo, kay Lola. Tsaka kay Tito. Miss na po kita. Si Ika, mahiyain. Hindi niya pa maipakita kung sino yung totoong siya. Tingin ko kay Ika, baby. Tingin ko sa kanya, anak. Masayahin siyang bata. Marami ako nakikita sa kanyang mga bagay na hindi niya kayang ilabas. Marami ako nakikita ang ilang sa kanya. Pero unti-unti ko na nakikita yung Ika Joy na masayahin. Komportable, mabait, mapagmahal. Masaya ako na nasa Toro Family siya. Mabait si Ate Ika sa akin. Tinutulungan niya po ako palagi. Pero paminsan, meron din pong part na nagkakainitan po kami ng ulo. Magtatampo ako, magtatampo siya. Ako habol, siya din nahabol, ganun. Pero okay naman kami ni Ate Ika. Mabait po siya. At saka, love niya po kami. Wala, ano siya, mabait siya, ano lang. Nag-aaral siya na mabuti. Yung kasi nakikita ko kasi pag sinusundo ko sila. Si Ika mabait na bata, mahiyain. Sa ngayon ha, di ko alam pag tumagal-tagal pa na makakasama namin siya kung ano yung mga ugaling lalabas sa kanya. Pero ngayon maay si Ika, napakabait, napakamasunurin at masipag minsan.
I'm like a tika. She goes, she don't left me out. She's doing makeup. I'm super like a tika. Para sa akin mapagpanggap si Ika. Kasi puro positive lang yung makikita mo. Walang mali. Eh wala naman taong ganun, di ba? Compare sa akin na puro katotohanan lang naman yung nakikita nyo. Pag sa bahay, pag good girl siya, pero pag umuwi siya sa kanila, nagtitiktok siya, kita pa yung puwet ng bata. Masyadong padesente. Better si Ika sa version niya at better din si Paye sa version niya. Magkaiba kasi talaga sila eh. Maikukumpara ko silang dalawa, pero sa magkaibang aspeto. Uncomparable yung dalawa. Pero kung sino mas mabait, malamang si Ika talaga. Sino mas okay? Pareha sila. Pero mas okay si Ika kasi nag-aaral si Ika eh. Si paper ganun, kaartihan. Deserve niya po na tulungan siya ng Toro family, pinag-aaral siya ni Mami, binibigyan siya ng iPad. Kasi nga po, sinasabi nga po ni Mami palagi, share your blessings din po. Ang mapapangako ko po sa Toro family, I will do my best para maparamdam ko sa kanila na mahal ko silang lahat. And hindi ko po sila iiwan. Tama ko nagsabi niya, dalawa dito, sinabi niya. Pag may nawawala, may bumabalik. Welcome back, Mikay. Masaya ako. Ako talaga ang number one na masaya sa pagbabalik ni Mikay. Kasi tulad nga ng sinabi ko nung the originals nung season 1, kung may number one na babalik sa Toro family ng mga nawala, si Mikay talaga ang unang-una kong sinagot. Kasi si Mikay kasi, pagpasok ko pa lang sa Toro family, siya na agad yung nakasama ko, nakabanding ko. Iba yung impact ni Mikay sa puso ko. Alam niya yun. Kahit hindi ko sa kanya sinasabi yun, alam na alam ni Mik-Mik yun. Welcome back, Mik. More memories pa na gagawin natin ngayon. I love you. Mixed emotions kasi nung una, yung nasasaktan pa ako eh. Pero na-realize ko, love ko talaga siya. And hindi nawala yun, kahit na nakakainis. Excited ako na mabuo ulit yung friendship at yung pagmamahalan namin ulit as siswa. I love Tita Mik-Mik so much. Masaya rin ako kasi bumalik siya. Naramdaman niya na yung buhay sa labas. Ngayon siguro napagsisihan na niya, kaya siguro siya bumalik. Dahil pala tumunod na lang talaga ako. Hindi na lang ako nag-pride, ganito, ganyan. Pero wala, lahat naman kasi nang umalis, ganun eh. Nag-pride sila. Tulad ng sinasabi kapaulit-ulit kanina sa mga ibang video pa na natuto na sila at yung word na hindi kita iiwan. Masaya ako sa pagbalik ni Ate Mikay at sana panindigan niya na ulit yung pagbalik niya kasi masakit maiwan, especially kay Mami Oni na mahal siya at syempre ng buong Toro family. At sana tigil-tigilan niya na yung pagrarant sa akin kasi nalalason yung utak ko. Masaya po ako kasi po bumalik na po si Ate Mikay kasi kahit ganun po siya dati nagsisimangot, I think nag-improve naman na din po siya at na-miss ko din po talaga siya. Masaya ako sa pagbabalik ni Mikay. But at the same time, nakikita ko yung tigas. Parang tingin ko mas tumapang siya. Kung ano yung mga natutunan niya sa labas and sa Toro family, yun si Mikay ngayon. Siyempre masaya. Kasi sabi ko nga noon, hindi to the originals kung wala si Mikay. Kaya welcome back kay Mikay. Oh my gosh. May intindihan nyo na ang stress ko kay Mikay. Gustong-gusto ko nang i-share kung bakit ako stress sa kanya. Ako lang kasing binabas nyo. Sobrang happy ako na i-welcome back si Mikay. Tulad ng sabi ko sa kanya nung isang araw nag-usap kami, napansin ko sa kanya yung salita niya na kahit saan ako magpuntang bahay to niyang, hindi siya magiging home kung wala ka. Naiisa buhay niya at hindi niya na kailangan sabihin kasi nakikita ko sa mga desisyon niya sa buhay. Sobrang hirap mag-isa. Kailangan ko ng pamilya, ng support system, na may mga taong aalalay sa paligid ko, pupunahin yung desisyon ko kung tama ba yun o mali, at yung mag-guide sa akin. At syempre yung magmamahal sa akin. Ready ako kasi kaya nga ako bumalik eh. Syempre nang bumalik ako, pinag-isipan ko to kung magiging handa ba ako. Well, before pa rin naman yung pinapakita namin ay totoo na. Sadyang ngayon ay lahat talaga. So ready ako sa reality show. Bumalik ako kasi kailangan ko sila. Kailangan ko talaga ng pamilya na mag-guide sa akin kasi nung pag-alis ko, hindi maganda yung naging mental health ko, nagiging suicidal ako. Siyempre sobrang lungkot.
Halos araw-araw ako umiiyak at namimiss ko sila. At syempre, sila yung pamilya ko eh. Para sa akin, hindi. Kasi nung nag-usap kami ni Tonyang, yung pag-alis ko na yon ay para sa akin naging blessing siya. Dahil nagkaroon pa ako ng panahon para makasama yung lola ko. Sa akin, yung lola ko talaga. Kasi kahit hindi ako yung favorite niya, alam ko na masaya siya na nakikita niyang maayos ako. Na kahit hindi nila naranasan yung buhay na naranasan ko kay Tony, alam ko na masaya siya na may mga tao nagmamahal sa paligid ko. Yung tingin ko magiging message niya sa akin ay proud siya sa akin. Kasi nung umalis ako kay Tony, may sakit na siya noon. Sabi niya sa akin, bumalik ka doon kasi mahal ka nung tao. Nagkakaroon lang kayo ng problema pero hindi ibig sabihin hindi ka niya mahal. So ang message ko naman para sa kanya, Nay, bumalik ako. Kasi alam kong sila yung mga taong makakabuti para sa akin. Yung hindi na ulit ako maliligaw ng landas. Bumalik ako kasi alam ko na mahal nila ako. At kahit anong pagkakamali ko, tinatanggap nila ako ng paulit-ulit. So, Nay, hindi ko man naiparamdam sa'yo ay naiparanas sa'yo yung magandang buhay na nararanasan ko. Sana masaya ka. Kasi mararanasan ko siya ulit. Na din din ako ulit mag-iisa. Ayun lang, Nay. Mahal na mahal kita. At this time, yung pangalawang pagkakataon na binigay nila sa akin, aayusin ko. Kasi alam ko na pag nasa kanila ako, hindi masisira yung buhay ko. Salamat. Mahal na mahal kita. At sa muli natin pagkikita, Nay. Sa kayo nasusuto na bumalik ka. Meron ka dapat kasama. Pero kung ano siya, may masasabi ka ba sa isang Toro family member na dapat kasama sa season 2? Ano mo masasabi mo sa baby mo? Kanina? Sa baby mo. Tunyang tang ina naman. Oh my God, Tunyang. Tunyang tang ina. Oh my God, Tunyang. So dun sa baby ko, hindi ko alam kung babae siya o lalaki siya kasi 2 months lang siya nung nalaglag siya sa akin pero ang pangalan ko sa kanya is Zendria. Anak, hindi man kita nakita. Hindi ko man nakita kung anong itsura mo, kung anong gender mo. Gusto ko lang malaman mo na mahal kita at lagi ka pa rin pumapasok sa isip ko. Kaya minsan mas malapit ako sa mga bata kasi naaalala kita. Paano kung lumaki ka ng ganito? Hindi man lang kita nahawakan. Alam ko nakikita mo ngayon si Mama. Sana proud ka sa akin. Kasi yung mga desisyon kong gagawin sa buhay ko para maging maayos ako. Sorry kung hindi ako naging maingat. Nawala ka. Pero mahal na mahal kita. Wala. Kasi karamihan ng mga Toro family na nawala, nakasama ko sa labas. So alam ko lahat, so wala. Si Ina, kasi labidabs ko yun eh. Sobrang love ko yun. Ako, ang masasabi ko lang sa Toro family, sobrang thankful ako kasi tinanggap niyo ako ulit. Siyempre, especially kito niyang, sobrang thankful ako dahil hindi naman lahat ng tao na bibigyan ng pagkakataon na makabawi sa mga taong nasaktan nila. This time, hindi na ako mangangako. Gagawin ko na lang. Sabi ko yung kito niyang sa kanya na, at takot ako kasi baka this time hindi na naman tayo mag-work. Pero, itong pagkakataon na to, i-work out namin lahat. Natanggapin namin ang ugali ng bawat isa. So ayun, maraming salamat sa Toro family sa pagtanggap niyo ulit sa akin at sa pagmamahal na walang katapusan. Ako, anong masasabi ko sa Toro family? Ba't ba ako nandito? Hindi nga pala ako kasali dito. Mas na nga ako. Masasabi ko lang sa Toro family, wala. Di naman ako tinatanong eh. Marami. Kasi this time, mas madami akong napagtanto sa sarili ko. Especially when it comes sa parenting.
mas challenged ako. So we'll see kung paano ko ma-handle yung tatlong bata, tatlong gastusin na panibago na naman. And syempre, kung paano ba ako makaka-recover sa pregnancy na to? Makaka-bounce back ba ako? I don't know. Sobrang excited ako for whatever it is to come. Hindi sa akin eh. Pwede bang sa amin ni Papi yung mga anak ulit? Parang yung nabangan nilang nakaraan. Ngayon, maaabangan nyo rin sa season 2 yung pagpapaanak. Kada season, may bagong lalabas na bata. Ay, joke lang. Asahan nyo pa rin sa season 2 na ako pa rin yung bibida, na effortless. Ewan ko, bakit kasi interesado kayo sa buhay ko? Wala naman akong ginagawa, hindi naman to content, naka-reality show lang kami. Hindi ko naman kasalanan kung ako yung mas napapansin kasi sa ibang Toro family member. Abangan nyo po ako sa season 2, parang kayo, normal na tao. Pwede magkamali, pwede din pong matuto. Nakatulad nga po ng palaging tunuturo sa akin ni Mami, mas okay po na mahalin ka ng tao na totoo ka kesa na peke ka lang sa kanila. Dahil nagpapanggap ka lang. Marami naman silang aabangan, hindi lang sa akin, kundi para sa lahat eh. Pero sa akin, ang aabangan nyo lang kung paano ko mas mamahalin araw-araw pa si Tony at si Tyronia. At mas maging better pa. Mag-multitask na ako ng mga bagay-bagay. Ang aabangan nyo po sa akin ay maging maayos po sa Toro family at makatulong po sa kanila. Hindi lang po dahil pinag-aaral ako o tinulungan ako sa paggamot ko, kundi dahil po mahal ko po silang lahat. Ang aabangan nyo sa akin sa season 2 ay kung paano ko maging Toro family member at kung paano ko pagsilbihan si Tonyang. At syempre kung paano ko magmahal sa bawat isa at kung paano din yung ugali ko sa bawat isa. Kahit naman nung una, nakita niyo yung mga flaws ko, yung mga pagkakamali ko. This time ready akong ituloy kung ano pa yung mga pagkakamali na makikita niyo sa akin. Kasi para maitama din at para matuto ako. Pakiramdam ko time din sa sarili ko. Yung mag-travel, lumabas din sa bilog, magkaroon ng chance o magbigay ng chance na makakilala ng bagong tao, ng kaibigan, but still, protecting my family. Na hindi kami mapasok o malason ulit ng ibang tao na tatanggapin namin sa buhay namin. Maaasahan nyo rin na ngayong season 2, paninindigan ko yung pagiging totoo. May sabihin man kayong maganda o pangit, sino ba ang hindi nasabihan ng kahit na ano pag nakatalikod? Lahat naman tayo naka-experience niyan. So, what bake mo kung matetanong ako? Ngayong 2024 po at season 2, hindi niyo na po makikita may hate, especially po sa biological father ko po. Ayoko na po mapunta sa sitwasyon na nasasaktan po ako at nasasaktan ko rin po sila. Para na din po sa mga kapatid ko. Itong sasabihin ko po ngayon ay gagawin ko po para sa mga kapatid ko at lalo na po kay Nanay Venus. Mami, please po, sorry po, kailangan ko na po ito sabihin. Maging honest na po ako. Tigilan mo na po yung pagkakalat sa Laguna. Panindigan mo naman po si Nanay. Huwag ka na po mong babae. May CCTV tayo, kaya di ka makakapag-deny. Hindi po all the time, mapaprotect ka po ng mga taong may mahal sa'yo. Tigilan mo na po yung ginagawa mo sa akin at saka sa Toro family. Na ginagawa mo din po ngayon sa labas. Kapag nakakainom ka po, nagmamaoy ka po. Okay na pong ako yung nakakita. Basta wag po yung kapatid ko. Ayoko pong lumalaki silang merong takot. Tulong ko na to sa'yo, Tay. Para din sa mga kapatid ko. Tsaka kay Nanay Venus. Ginagawa ko po to kasi mahal ko po kayo. At ayoko na po makarinig ng kahit ano. Naawa na po kay Nanay. Huwag mo na po siyang bugbugan, Tay. Tay, ito lang po yung magawa ko bilang anak mo po na i-correct ka po. Kasi po, wala ka naman pong time sa akin. Hindi po kita makausap ng personal. Kaya, dito ko na lang po sasabihin. Sana po makatulong po ito sa'yo. Tay, hindi kita sinisira. Inaayos kita. RG, sorry po. Di ako nakapunta sa birthday mo. Pagod na kasi masaktan si ate. Kapatid kita, ha? Mahal ka ni ate. Hindi ka po iniwan ni ate. Sa'yo naman, Ida. Ida, sorry po. Kasi hindi naman ito ginagusto ni ate. Pero kasi hindi ko na po alam yung gagawin ko.
palagi kitang iniisip, Ida. Kasi ayoko ba tulad ka sa akin na nakikita ko yung mga ganun. Iniisip kita palagi. Pero sana, one day, hanapin mo si ate, hanapin niyo ako ni RG, at yayakapin ko lang kayo. Sana magkita-kita tayo ulit. Tay, pati yung editor mo, sinasakal mo na. Yung mga nag-work sa'yo, ba't naman ganun, Tay? Sana hindi ko na makita si nanay merong black eye. Maging riso na dulas lang daw. Hindi naman totoo yun, Tay. Kilala ka namin. Sana huwag na yung maulit. Naawa na po ako. Nanay Venus, alam ko po kahit wala ka na pong pakialam sa akin, thankful pa rin po kasi may pakialam ka po kila Ida. At, Tay, step up ka po. Protektahan mo po si Ira, RG, pati po sarili mo po. Okay lang po, kahit hinihira po kami bigyan ni Mami ng sustento. Pero Tay, huwag niyo naman po ibigay sa mga babae kasi nagpapa-twerk battle ka po. Bigay niyo na lang kila Ida, paggatas niya po, nila RG, o kaya pagkain niyo na lang po. This time, pinipili ko na irespeto yung desisyon ni Tyrone niya na mag-cut ng tao sa buhay niya. Kasi pagod na siyang maghabol. Ako din, pagod na. Siguro bahala na. Bahala na yung pagkakataon. Kayo naman ang maghabol. Kasi sa totoo lang, wala namang kahabol-habol. Season 2, hindi ko na siya matatawag na The Originals kasi wala na si Papa Odi. Pero sana abangan niyo pa rin, Tora Family, Season 2. Tora Family, Season 2!